kaya nga ang tanong ko rin, kung gano'n naman pala ka-flexible, no? And you're making it accessible, there should be no reason for them to not enroll based on their fears, no? Kasi they don't even need to step out of their homes, no? The modules are gonna come to them kung offline, kung online naman, lalong madali. Free pa rin naman yung tuition. So, what do you think? What do you think are the other reasons, or could be the other reasons for them to not enroll? Actually po, kung if I may advise, kung sa kunyari anak ko, I will advise, mas flexible po ngayon, mas may consideration ngayon ng teachers, honestly po. We cannot impose strictness katulad nung dati natin ginagawa. Medyo yung mga teacher natin, may mga terror-terror pa dyan. Ngayon, we advise our teachers. Even yung dami ng requirements. Dati, ganito kadami. Minsan apat, minsan anim na major requirements. We told our teachers, let's also calibrate. Let's say sa Batangas State University po, sa aming university, we told our teachers, maximum of 2 major requirements. Kasi ang tendency, kasi online, yung mga teachers magbibigay ng madaming kung ano-anong assignments or classworks or homeworks. Lahat ng teacher may ganyang tendency. Kaya we made it as a matter of policy, inapproved ng aming academic council, at nakalagay po yan sa aming flexible learning policy, approved ng aming board. Para walang abuse, walang temptation sa teacher na i-bombard ang mga bata, kasi ang mga bata, maraming pressure sa bahay, siya ay maraming anxiety, kaya parang hindi tama na sila ay i-bombard ng kung ano-ano. Kaya kinakalibrate din natin yan. Ngayon, dahil dyan, I would advise sa ating mga bata na sila ay mag-enroll ngayon, kasi kung sila ay titigil ng pag-aaral, lalong walang mangyayari. Hindi natin alam, on the note of academic priest, I will segue na po. In our analysis, hindi natin alam kasi kung hanggang kailan tayo mag-papers eh. We are not sure even, okay na ba tayo sa January? Baka worse pa, we don't know that. So kung papers mo yan, for how long? Kaya mas mabuti niyan, kahit sa paanong paraan na iuusod po natin, flexibly. Mas maganda yon kaysa naka-press tayo ng 2 years, lalong wala mangyayari. Lugi ang gobyerno kasi tuloy ang sweldo ng teachers, lalo pa yung mga item holders, wala namang pumapasok yung mga bata, tatanda lang sila. So medyo... Dr. Rogelio, sabi ni Attorney Haro, 28 na daw ang nagbigay ng notice sa CHED na magsasara for 1 year. Siguro you can tell us about the profile of those 28. Ano sa mga lugar sila mas marami? Marami ba sa Metro Manila? Sa ngayon po, sa atin pong networks, maybe Attorney Cindy speaking of the entire HEIs or entire higher education institutions, which include public and private universities, I can only speak for in behalf of state universities and colleges, those who are in our network. Sa ngayon po, wala pa kaming natatanggap na information that our SUC ay magsasara. Wala po. Sa atin pong survey, they are all opening their classes. They can do it flexibly. May mga lugar po sa Pilipinas na remote, mostly module, mostly asynchronous, pero marami rin pong state university ang nasa kabayanan, nasa sentro, nasa mga lungsod. Kaya po, tuloy sila ng pagpasok using online. So, wala po. As far as state university is concerned, wala po magsasara sa state university, tuloy po ang klase.